Hi, this is Jay and welcome back to my YouTube channel. For today's video, magbibigay na naman ako ng okay tips sa inyo. This topic is really intended sa mga wala pang idea sa okay business. Pero if you are not new to okay and medyo matagal ka na sa okay but still you want to learn something, then stay there kasi I promise you will get something from this. Before I start, no, I just wanted to thank you everyone for messaging me. Sobrang nakakataba ng puso, talagang nakakawala ng pagod. I just want to let you know na na-appreciate ko po yung mga pag-message nyo po sa akin sa messenger, sa page ko. To be honest, really, I did not expect these comments from you. Hindi ko ini-expect na ganito pala yung effect. To the point na may umiiyak. To be honest, I don't have the capability to make you cry, to motivate you. Maybe God uses me or God uses my mouth to touch you, to push you. And because of that, magpaparaffle po tayo ng ating mga bulto, ng ating mga pre-packs. All you just need to do is subscribe to my YouTube channel. Yun lang talaga. Kung ikaw bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na because you will have a chance to get a pre-pack or bolto for free. So, subscribe now. Pag-uusapan natin ngayon is yung mga bagay na dapat mong malaman before starting your okay business. So, una, well, bigyan ko muna kayo ng background kasi baka may mga bago dito, no? So, what is okay? Ano ba itong okay? Okay are used clothing or used clothes from other countries na hindi na napakinabangan. Binibenta din dito sa Pilipinas. Well, galing ito sa mga napaglumaan na or mga damit na naitapon or hindi na naisusuot. Galing sa mall na hindi na nabibenta. Actually, maraming origin kung saan nanggagaling itong mga okay. So, mix-mix na siya. Itong okay ay may maganda, may pangit, gawa nga ng ito'y use. So, swerte na lang din kung may mga bills na may mga tags pa or yung iba brand new pa talaga. It is a machine sealed pero tao pa rin po yung nagpo-process nito para maging isang bill talaga siya. Hindi natin may iwasan, mayroong mga human error, kaya may mga palyadong bill. Or di naman kaya'y kahit patapon na talaga, ginagawa pa rin nilang bill and we don't have any control about that. So, bigyan ko lang kayo ng kaunting kaalaman about the terminologies na ginagamit sa okay industry. First is pre-pack because a lot of you have been asking me kung ano itong pre-packs, especially sa mga bago natin, no? Dito sa ating pamilya, charot. I want to call you family. Ano ba itong pre-pack? Well, pre-pack or starter pack, ito ay small bolto. Usually, ito ay buy set. Handpick ito ng seller or ng supplier. They usually send you videos, pictures, so that you can choose buy set. Most of the time, yung mga hindi na talaga nabibenta, kinukuha nila. Pero meron pa din itong mga flaws, hindi pa rin ito perfect kasi may mga flaws na hindi napapansin agad or hindi nakikita ng mga seller. Yun talagang meaning ng pre-pack or starter pack. But in my case, iba po ang pre-pack for me. Bakit? Kasi before, when I was starting my business, so sobrang bigla kasing fast-moving yung orders eh. So, there was this time na nagsisend ako ng videos, ng picture by set. Medyo hassle for me kasi instead na by set na nga, yung iba na mamili, ayaw nila ng ganto sa set na ito, gusto nilang kunin, gusto nilang palitan. So, medyo naasilan ako eh. Fast-moving, so I need to produce faster. So, what I did, hindi na ako nagsisend ng videos, ng pictures. Every week, meron kaming sorting day. Meron din kaming sorters. So, what we do, halimbawa, sa isang pre-pack, 20 pieces yung laman, o di naman kaya 30 pieces. So, kada isang bagsak, nag-o-open kami ng mga bales. Kung pangit, maganda, kung ano man yung laman ng bale, kasama po sa pre-pack. Hindi ko pinipili talaga. So, parang ang nangyari, nag-produce kami ng maliit na bundle. Halimbawa, 20. Kumukuha kami ng 20 pieces, handpick randomly, and then, pinapasok sa pre-pack. So, second, ano pa nga term na kailangan nyong malaman is itong tinatawag natin na quarter bale or half bale. So, quarter is like 1/4 and the half bale is half. So, quarter bale, hinati yung bundle into 4. And then, yung half bale, hinati into 2. And then, usually, ang process nito ay kinikilo or di naman kaya pieces. So, binibilang. Meron tayong tinatawag na selected. Selected item. So, yun ay walang flaws. Talaga nabibenta lahat pero medyo mahal o pricey ito. Meron din tayong tinatawag na tie-up. Most of the time, nagtatanong talaga yung mga buyers ko, ano ba yung tie-up? So, tie-up is ginagamit siya pag halimbawa, bibili ka ng isang bundle na
maganda, tapos rare belt, tapos mahirap talaga siyang hanapin. What we do as supplier, tinatay-upan namin siya ng another bale ulit. Parang package namin siya binibenta. For example, you wanted to buy Australian mini dress, tapos yung Australian mini dress na yun, mahirap hanapin at saka maganda yung laman. So, sasabihin ng supplier sa'yo, ma'am, may tie-up po yung Australian mini dress natin. So, ang ibig sabihin nun, makakabili ka lang or in order for you to avail that Australian mini dress na bale, you need to buy another bale na kapartner nun. So, bali, dalawa yung bibilhin mo. Parang ganun. Meron siyang kasamang ibang bale. Parang package. So, yun ang tie-up. And then, meron din tayong tinatawag na hot or rare bale. Ibig sabihin, magaganda. Paminsan-minsan lang, mahirap hanapin. So, yun na muna yung mga terminologies na isi-share ko sa inyo, yung mga basic. Let's start. Meron akong hinanda sa inyo na 9 things na kailangan nyong malaman, and some of them, talagang hindi sinasabi ng mga suppliers sa inyo. They don't tell you about these things. No, hindi naman lahat, pero most of the time, they don't tell you about these things. First thing that you must know before starting your UKAY business is that meron pong iba't ibang klase ng bales. Okay, dito sa Pilipinas, meron po tayong US bale, Canada, Australian, Dubai, meron tayong Korea and Japan. If you are going to ask me, ano ba dyan yung mga magaganda o sa hindi? Dito tayo magsimula sa mga mahal na bale. Itong US, Canada, Australia, Dubai, medyo pricey itong mga bales na ito. Pero yung mga laman nito, siguro out of 100%, you have 70 to 80 to 90% na chances na makakuha ng maganda, ma-branded. Yung iba may tags pa, mga bago. Though pricey, pero medyo mataas yung chances mo na makaget ka or makakuha ka ng magagandang na items. Dito naman tayo sa Korea and Japan. I don't have a lot of idea about Japan kasi wala akong bales masyado na Japan. Pero itong Korea bale, mura talaga, pero more chances na madumi. Masyadong compressed kasi ito, maliit kasi ito na bale eh. So, ang nangyayari, maraming prints ng mga t-shirts nasisira kasi too much compression, no? Nasisira yung tela, medyo gusot, madumi, yung iba may dagta pa. So, kapag bibili ka ng Korea, kailangan talaga siyang labhan. More efforts talaga ang kailangan dito kapag Korea ang bale na nabili mo. Though cheap siya, mura, pero matrabaho ang laman, mostly ng Korea. Yeah, but meron namang magandang Korean, no? Depende yan sa code and depende sa klase. But remember this, take note guys, ha? Hindi po lahat ng Canada, ng US, Australia, Dubai ay all the time maganda. Bakit? Kasi po, meron din po tayong tinatawag na codes. That's the second thing that you must know. Hindi po lahat ng US bale ay maganda. Kasi po, depende po yan sa codes. Ano ba itong mga codes? Meron tayong different kinds of codes. Sa Canada, meron tayong Libra, Mera, Salama, marami actually. Sa Korea, mas marami. Sa US, meron tayong Star Code, Matcha, Kualan. Ang gagawin mo lang dito, so sobrang dami kasi ng mga codes ng bale. Most of the time, same-same lang naman yan sila ng laman. Pero, meron ding ibang codes na maganda talaga, different from other codes. Always ask if ito ba ay class A, class B, premium, VIP, o di naman kaya number 1 na bale, number 2 na bale, or number 3 na bale. Ang gagawin mo dito, kasi malilito ka na eh, ano bang magandang code. Ito lang ang tip na may ibibigay ko sa inyo. Pag nasa pinakamababa, number 3 na bale, medyo ano na yun, pa-bargain na yun. More on chances na makakakuha ka ng pangit. So, kapag premium, class A, number 1, most of the time maganda ang laman. Pero, hindi din palagi. Kasi nga, as what I have said, tao lang din naman yung nagpa-process ng mga bundles natin na binibili outside the country. So, meron talagang human error. Pero, mas mataas yung chances mo kapag number 1 or class A or premium or VIP ang bibili mo. Diyan ka na lang muna mag-matter kasi ang dami, sobrang dami ng codes ngayon. And the third one na kailangan mong malaman is that some feedback are not honest. So, I want you to be very vigilant about buying bundles, maging mausisa, no? Maging mapanuri. Bakit? Ang daling i-fake po ng feedback picture, no? Kailangan pag may nakita ka, halimbawa ulit, Australian mini dress, nakita mo ang ganda ng feedback picture. Ang ganda ng sample picture. Before buying and before diving
please do some research kung talagang itong Australian mini dress ay maganda ba talaga. If you see a lot of good feedback, then ibig sabihin ito ay maganda. Pang-apat na bagay na kailangan mong malaman is that the names of the bundles are just name. Yung mga pangalan ng bundle, sometimes talagang pangalan lang talaga sila. What do I mean by that? Halimbawa, men's original short. Not all the time po original ang laman. Meron ding hindi branded, meron ding hindi original. Meron kasi ako na-encounter ng mga buyers na nabili ng bale sa akin, tapos tatanong, Ma'am Jay, bakit po ito? Ano? Hindi po original. Kasi po, sometimes, pangalan lang po yan. Another example, cotton dress mix maxi and mini. Pero to be honest, sometimes, itong cotton dress, may mga bales na walang maxi. So, ibig sabihin, pangalan lang talaga siya minsan. Pero at least, meron kang guide kung ano yung bibilhin mo. Pero do not expect na always kung ano yung nakapangalan, talagang exact talaga yung laman. Para hindi kayo magulat, hindi kayo ma-discourage, at least you know what to expect. Panglimang bagay na kailangan yung malaman, expensive bales are still ukay. Ano bang ibig kong sabihin dyan? Marami kasing nang-aaway sa akin dahil mahal daw yung bale na nabili nila, pero bakit pangit ang laman, parang mumurahin? Well, let me just tell you this, mga ka-ukay, that expensive bale are still ukay. There will be chances talaga, kahit ito ay mahal, na ang laman nito ay palyado or pangit or hindi lahat maganda. Hindi palaging rare yung laman, kasi nga, ukay pa din naman yan. Well, mataas ang chances mo na makakakuha ka ng magandang laman kapag ang bale mo ay medyo may kamahalan. Pero mag-ingat po sa mga expensive na bales kasi pwedeng expensive siya dahil rare or maganda ang laman, or hindi naman kaya'y expensive siya dahil dumaan na sa maraming middleman or resellers. Pwede kasi yung mangyari eh, baka kaya pangit yung nakuha mo kahit mahal yung bale na nabili mo kasi hindi talaga gayon mahal originally. Mumurahin lang talaga yung bale na yon, pero dahil dumaan na nga sa maraming sellers, so ang dami nang nag-mark out, kaya mahal na siya. So be very mindful about buying expensive bales. Huwag po basta-bastang mag-grab, ay ito mahal, maganda to for sure. Pang-anim na bagay na kailangan nyo malaman is that bales are not consistent, codes are not consistent. So what do I mean by that? Hindi po ibig sabihin na kapag nakabili ka ng Australian mini dress ay forever po yung maganda. By season din po kasi yan. This batch maganda, sa susunod na batch hindi. So wag po tayong super mag-expect every time na bibili tayo ng bills, wag po tayong masyadong pakampante. Na-try mo na yung bill na yun, so super kampante ka na. Kasi nga, na-try mo na maganda. Pero always do some research kung hindi ba nagbago. Pwedeng magbago ang quality ng isang bill. So always ask the seller every time you buy, again and again, if same pa din ba ang quality ng bale na bibilin mo. May mga seller naman that they will tell you talaga eh. May mga seller na honest naman. Meron din kasi tayong dinatawag na law of diminishing returns. Yung parang na-try mo ng isang bagay, kaya familiar na sa'yo. On your next purchase, parang hindi na masyadong special or wala na masyadong dating kasi nga na-try mo na. Example, parang ulam, bumili ka ng munggo. First try mo sa munggo, ang sarap. Pero on your second try, parang hindi na siya masyadong masarap. So parang ganun din sa ukay. Meron ding times na nangyayari. I want to remind you guys to manage your expectation para hindi po tayo masaktan. Kasi the moment na masyadong mataas ang expectation natin, kapag may bale na dumating sa atin, tapos pagkatingin natin, medyo hindi pasok sa expectation natin, masasaktan tayo, madi-discourage tayo. And with that reason, hindi mo maa-appreciate yung bundles na nasa harapan mo. Maganda naman sana, kaya lang, medyo mataas na yung expectation mo kasi. Parang hindi ka na nagagandan, pero pwede naman pala talagang ibenta yun. Nangyari, hindi mo naibenta kasi na-discourage ka na. Manage your expectation. Ito naman tayo sa pangpitong bagay na kailangan yung malaman. Some good bales are with tie-up. Actually, most of the time, yung mga magagandang bale, yung mga rare na bale, yung mga ma-quality na bale are yung mga may tie-up. If hindi ka sigurado kung ano yung bale na bibilin mo, then better yet, bumili ka na lang ng bale na may tie-up. So, dito naman tayo sa pang-8 na bagay that you need to know, possible na mag-fail ka dito.
expect to fail. Pwedeng anytime ka mag-fail. So I want you to understand what I am saying right now. Kasi usually sinasabi ng mga seller na, ma, pwede ka makatanggap ng pangit na bill, pero discarte lang, ganyan-ganyan. Yung disclaimer na ganyan, parang level 1 lang for me. I want you to understand na merong worst case sa thought na pwede kang makatanggap ng pangit na bill. I want you to understand na pwede kang malugi talaga, literal. Yung mawala talaga yung puhunan mo, na mawala talaga yung pinaghirapan mo, yung pinangutang mo, mawala. Usually, ang reason dito kung bakit nagpa-fail tayo sa okay is that hindi reason yung bill, hindi reason yung makakuha ka ng pangit na bill. Kasi lagi namang may way eh. Laging may paraan para maibenta yung pangit na bill. Sa loob ng isang bundle, ang daming laman, 200, 300, imposibleng walang maganda dyan. Kaya mong gawan ng paraan niya. Pero alam mo ba ang possible na reason kung bakit talagang babagsak ang negosyo mo or mag-fail ka talaga kapag na-mismanage mo ang pera mo? I want you to remember na kapag kumita ka, pakiusap ko sa iyo, wag na wag mong gagalawin ang pera mo. Better yet, kapag meron ka ng income, halimbawa in one day naka 3,000 ka, ibili mo agad ng stocks para hindi mo magastos ang puhunan mo, ang pera mo. Kasi kapag hawak mo yung pera, naku, mabilis tayong matero. Kapag nagastos mo na yung pera mo, yung puhunan mo, mahirap. Kailangan mong tandaan yan, ha? I am saying this from my experience kasi dumaan po ako sa time na nasa 600k na po ang ating savings, pero dahil nga nagulat sa pera because it was our first time to handle na ganun kalaking amount. So nag-beach kami, nag-hotel kami like every week. And you know what? Sa 600k, 20k na lang po yung natira. Another topic na naman yan, kung paano namin binangon ulit na from 20k naging 5k na lang, and then paano kami bumangon. Sa another vlog soon, I will share to you how to rise from the fall. Ay! Nako, mag-i-enjoy kayo sa kwento ko. Super daming challenges na kailangan yung malaman para maiwasan nyo. So dito na tayo sa panghuli, pang 9. Listen carefully. Ready ka na? Pang 9 na bagay na kailangan mong malaman is that hindi ka lang pang retail. You deserve big. Kaya mo ang malaking business. Kaya mo ang bodega. Kaya mo maging supplier. Kaya mo maging main. And you know what? Hindi mo man alam ngayon kung paano mangyayari yan, pero I would like to congratulate you kasi bakit? Nasa first step ka na. The fact na nagsisimula ka na. The fact na nagla-live selling ka na, nagpipicture, nagpo-post ka na ng mga items mo, yan na po ang simula. Pwedeng sa dulo may nag-aantay sa'yo na malaking bodega kasi magiging main supplier ka pala. So I want you to put that in mind. Sabihin mo sa sarili mo, hindi lang ako pang retail. To be honest, malaki ang income ng pagre-retail. Lalo na kapag nakuha mo yung tamang discard, malaki ang income sa pagre-retail. Pero we can't deny na mas mabilis ang pera sa bundle. Mas mabilis ang pera kapag supplier ka. Mas less ang hassle kasi hindi ka na mag-iron, hindi ka na mag-i-steam. Isang bundle, 1,000 ang profit, 1,500 ang profit, depende sa'yo. 500 ang profit, depende sa'yo. I want you to remember that. Hindi ka lang pang retail. You deserve big. You must know you deserve big. Okay? Ha? Thank you so much for watching. I hope you learned something. Do not forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you and good night.